Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Aljon. Bueno, basahin na natin ang liham ni Aljon. Dear Kuya Peles, minsan sa buhay kuya, kailangan mong lumaban dahil sa hirap. Siguro kung minsan kuya, may kasalanan din ang isang magulang. Kaya ko po ito nasabi dahil umabot po kaming magkakapatid sa sampo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Aljon, 17 taong gulang at kasalukuyan po akong nag-aaral pero natigil ako kuya dahil sa hirap ng buhay. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ay, anak, hindi ka ba papasok kayo? Inay, extra muna ko kay Manong Lito sa construction. Sayang din yun, Nay. Pero adak, ilang araw ka nang hindi pumasok. Ayan yun po, Nay. Makakahabol niyo po ako. Ay, sige. Naaawa na rin ako sa iyo, adak eh. Bakit kasi? Ayaw namang maganap ng trabaho ni Itay. Marami naman dyan. Naaawa na po ako sa inyo sa paglalabada, Nay. Minsan, wala din po. Adak? Nay, hayaan niyo pong tulungan ko po kayo. Para din po ito sa mga kapatid ko. Minsan, isang beses lang po tayong kumakain sa isang araw. Kawawa po yung mga kapatid kong maliliitin ay. Diyos lang muna, anak. May awa ang Diyos sa atin. Sana nga po, Nay. Dahil sa susunod na taon, mag-aaral na yung dalawang kapatid ko. Kahit man lang, matapos na yung elementary, Nay. Maga naman kasing nag-asawa yung dalawang kapatid mo eh. Nay, hindi po ninyo masisisi sila. Kasi ho, dahil sa hirap ng buhay, halos hindi na po tayo kumakain. Aljon, anak. Nay, una ko kayong umiyak. Ako pong gagawa ng paraan para kahit papano makatulong po ako sa inyo. Anak. Pasensya na po kayo ha, kung wala akong maitulong sa inyo. Anak, alam kong kamus din kayo at may anak ka na. Hayaan niyo, Inay. Kapag sumahod yung asawa ko, aabutan kayo para makatulong din ako kahit papaano. Anak, huwag na. Ipunin mo na lang para sa apo ko dahil uso pa naman kayo ng sakit. Ang daming inuupo. Inay, hindi niyo ba nakikita? Halos hindi na pumapasok si Aljon dahil nagko-construction siya. Ayoko pang pani magaya sa akin. Sabi ko naman sa kanya yun, anak, na pumasok siya. Ayaw niya. Magtatrabaho muna daw siya. Paano ang pag-aaral niya, Inay? Mag-aals na lang daw siya para makahabol. Kawawa naman ang kapatid ko, Inay. Napipilitang magtrabaho dahil sa hirap ng buhay. Ah,
Rekor, ano kaya kung ikaw muna ang sumama kita dito sa construction para makapasok ang anak mo? Hayaan mo. Siya ang gustong isama eh. Pabayaan mo. Ilang araw nang hindi po makakapasok si Aljun. Makaibagsak siya. Hayaan mo. Elementary lang naman yan eh. Eh, buti kong high school na. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Tapos siya pa ang bumubuhay sa atin. Wala ka namang trabaho. Anong gagawin mo? Sinusumbatan mo ba ako? Ang sa akin lang naman, para makatapos man lang kahit elementarya si Aljun. Oh, ayaw mo yan. Nakakatulong na siya sa pamilya natin. Kaya pabayaan mo siya. Ano ka ba naman, Kuya Rigor? Hinahayaan mong magtrabaho ang anak mo. Minor di edad pa siya. Dapat sa kanya ay nag-aaral, hindi nagtatrabaho. Hayaan mo lang siya. Gusto niya eh. Anong gusto niya na sinasabi mo? Ginagawa niya yan dahil nakikita niya na hirap kayo sa buhay. Kaya siya na ang gumagawa ng paraan. Eh, pumapasok naman siya paminsan-minsan. Ay, baluktot naman yung katwiran mo, kuya. Nakakaawa yung anak mo. Sa murang edad niya ay napipilitan na siyang maghanap buhay. Ay, wala tayong magagawa. Mahirap lang tayo eh. Ikaw, may kaya ka sa buhay. Bakit hindi mo kami tulungan? Nakikita mo namang hirap na hirap kami. Alam mo naman pala na hirap kayo sa buhay. Bakit umabot pa sa 10 ang anak ninyo? Hindi man lang kayo nagplano. Eh, di ba sabi nila, kayamanan ang maraming anak. Ay, nako. Wala na akong masabi sa'yo, kuya. Iba kang klaseng mag-isip. Ay, kung wala ka rin lang maitulong sa amin, huwag mo na kaming pakialaman dahil buhay namin to. Mabubuhay kami kahit ganito lang ang buhay namin. Bilib na talaga ako si Aljun. Ang sigipag mo. Eh, kung hindi ko naman ito gagawin, Kuya Lito, nagugutom ang pamilya ko eh. Naaawa ko sa kanila. Nandiyan naman ang tatay mo. Ano bang ginagawa niya? Wala ho. Wala naman pala. Bakit eh hindi siya ang magtrabaho para sa iyo? Ewan ko po sa kanila, Kuya Lito. Eh, ang nanay mo, anong ginagawa niya? Naglalaban din na po. Eh, kami po ang nagtutulungan ni inay para sa pamilya namin. Eh, pero hindi mo dapat ginagawa to. Magulang dapat ang gumagawa nito, hindi ko. Wala akong magawa, Kuya Lito eh. Ginagawa ko po ang lahat para sa mga kapatid ko. At salamat nga po pala, Kuya Lito. Dahil sinasampulin niyo ako sa mga kontrata ninyo. Wala yun. Nabibilib mo lang ako eh. Ang bata-bata mo pa, ang lawak na ng iyong pag-iisip. Sa ganitong edad ko, kuya, ay kinakailangan ko pong magtrabaho para sa aming pamilya. Nagtutulungan po kami ng aking ina. Tumatanggap po sila ng labada, kuya, sa aming mga kapitbahay dito sa aming lugar. Dati, kuya, ay namamasada din si itay ng tricycle. Pero nang masira na ang pinapasada niyang tricycle mula noon, ay hindi na siya naghanap ng trabaho. Pinabayaan na si inay, kaya tinutulungan ko na lang siya. Minsan, kuya, ay
Nay, ito po ang sahod ko. Bumila po kayo ng bigas at uulamin natin para sa mga kapatid ko. Atak, hindi mo dapat na ginagawa ito eh. Nay, kung hindi ko po gagawin ito, wala. Gutom ang aabuti ng mga kapatid ko. Pero anak, pati pag-aaral mo, napapabayaan mo na. Hindi ka patapos ng elementarya. Papaano ka na? Nay, madali na po yan. Mag-aalis na po ako. Para makahabol po ako. Napakabuti mong anak. Hindi kami nagkamali ng pagpapalaki namin sa iyo. Ayoko rin po kasing magaya sa dalawa kong kapatid na eh. Na dahil sa hirap ng buhay, maga silang nag-asawa. Tingnan niyo naman ang buhay nila. Mahirap din. Napilitan din silang nag-asawa dahil sa hirap ng buhay natin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, anak. Ikaw ang inaalala ko. Nay, huwag niyo po akong alalahanin. Kakayanin ko po ito. At hanggat nandito po ako, tutulong po ako sa inyo. Hindi ko po kayo pababayaan, Nay. Oh, salamat sa iyo, anak. Salamat. Noodles na naman ang ulam natin. Ano ka ba naman, Lydia? Binadyot ko lang naman ang binigay sa akin ng anak mo dahil sumahod na siya. Oh, sumahod na pala. Bakit ito lang ang binili mong ulam? Maghanap ka kasi ng maiextra mong tricycle para mamasada. Nagpapatawa ka ba? Eh, halos wala nang kinikita ngayon ang mga namamasada dahil sa dami ng tricycle. Eh, boundary mo pa. Ay, dako. Ganito na lang ba tayo? Paano kung hindi makapagtrabaho si Aljon? Paano, Ricor? Kukunti rin ngayon ang nagpapalabada. Dahil sa laundry na sila, pupunta. Paano na tayo? Eh, ewan ko sa'yo. Tingnan mo nga ang dalawang anak na babae. Napilitan na mag-asawa dahil sa hirap ng buhay. Nay, tanggapin niyo po ito. Kahit maliit, makakatulong sa inyo. Ah, wag na, anak. Para sa apo ko na lang yan. Ipunin mo na. Nay, kunin niyo na po. Alam kong kailangan niyo ito. Ah, anak. Sige na po, kunin niyo na. Para naman kahit papaano eh, makatulong sa inyo. Maraming salamat, anak ha. May sakit ang kapatid mong bunso. Pambili ko ng gamot niya. Walang anuman, inay. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo? Sumahod kahapon ang kapatid mo. Pero pinambili na namin ng bigas at iba pang pangangailangan dito sa bahay. Ubus na rin. Basta ang importante, inay, wala pong magkakasakit ng malubha. Yan din ang pinagdadasal ko sa Diyos, anak, na sana walang magkasakit. Nagmalubha. Ah, sige po, inay. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Kasi magising na yung apo nyo. Wala ako sa tabi niya. Ah, salamat ulit dito, anak ha. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa inyo ng asawa mo. Ano ba kayo, inay? Hindi po utang yan. Ah, sige po, inay. Tutuloy na po ako. Aljon, hindi ka ba sasama kina Lito ngayon? Anong oras na? Eh, tay, masakit ang katawan ko eh. Parang magkakasakit yata ako. Ay, hinihintay ka na nila. Eh, sige na, maligo ka na. Nakakahiya kay Lito. Tay, hindi ko po talaga kaya eh. Masakit ang katawan ko. Ay, nako, ganyan lang yan. Kapag naligo ka, mawawala din yan. Ay, sige na.
Tahe, ano ho kaya kung kayo munang sumamakin ha, Kuya Lito? Sayang pong isang araw eh. Oh, sayang pala. Eh, bakit ka pa nakahiga dyan? Ay, masakit nga pong katawan ko eh. Hindi ko po kayang magtrabaho ngayon. Mas lalo na ako, matanda na ako. Pagtatrabahuin mo pa ako? Sige po, itay. Para hindi na sila maghintay sa akin. Pag-isabi po kay Kuya Lito na hindi mo na akong sasama sa kanila. Eh, ikaw na ang magsabi. Nahihiya ko. Nagdadahilan ka lang yata eh. Itay naman. Kung kaya lang katawan ko, magtatrabaho po ako. Dahil sayang po. Pero hindi ko talaga kaya, itay. Hindi ko kaya. Wala akong hindi kakayanin, Kuya, kung para sa aking pamilya. Kaya lang, nahihirapan din ako, Kuya, dahil gusto ko pong tapusin ang grade 6 para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Kahit alam ko, Kuya, na mahirap kinakaya ko para sa mga kapatid ko. Pero ang tatay ko, Kuya, parang wala lang sa kanila. Wala silang pakialam. Hindi ko alam, Kuya, kung hanggang kailan ko kakayanin ang hirap na ito. Ano po ba ang dapat kong gawin, Kuya? Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sa totoo lang, Kuya, nahihirapan ako. Sana po, Kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Aljun. Alam mo, Aljun, talagang mahirap ang kalagayan mo. Napakabata mo pa para pasukin ang trabaho yan. Dahil sa murang edad mo, napipilitan ka na magtrabaho ng mabibigat. Para lang makatulong ka sa nanay mong naghanap buhay para sa mga kapatid mo. Labis mo akong pinahanga, Aljun. Bihira na ang anak na katulad mo na ang iniisip. Kaya ang mga kapatid. Dahil mismong tatay mo, wala man lang ginagawa para sa pamilya ninyo. Ang nanay mo naman, tumatanggap siya ng labada. Diyan sa mga kapitbahay ninyo, para lang mabuhay kayo. At yan lang ang pinagkakakitaan ninyong mag-ina. Nagtutulungan kayo para lang mabuhay. Pero ang tatay ninyo walang ginagawa. Sabi mo, nangyari na minsan, isang beses kayong kumain isang araw ng mga kapatid mo. Ang higit na kaawa-awa ay yung mga malilit pang kapatid mo. Biruin mo, 10 kayong magkakapatid. Abay talaga yata ang pinanindigan ng tatay mo na hindi na yan magtatrabaho. Abay hindi biro yung 10 kayong magkakapatid. Ha? Dalawa na natin, may pamilya. Ibig sabihin, mayroon pa kayong 8 na nandyan sa bahay ninyo. Upundit ng mga magulang mo. At ang gusto mong mangyari ngayon, ipagpatuloy mong pag-aaral mo hanggang sa high school. Ganito na lang, Aljun. Total, may kapatid naman ang tatay mo na may kaya sa buhay. Ano kaya kung humingi ka ng tulong sa auntie mo? Siguro naman kung alam ng auntie mo na pursigido ka sa pag-aaral, hindi niya ipagkakait ang hihingin mong tulong para maipagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo. Siguro pwede rin sumama ka sa construction paminsan-minsan kung wala kang ginagawa. Pero sa ngayon siguro kailangan mo mulang tapusin yung pag-aaral mo. At alam ko na maiintindihan ka ng mga magulang, lalo na yung tatay mo, na batugan. Kawawa ka naman. Ikaw pa yata nag-iisip para sa pamilya ninyo. Pero alam mo ang gawin mo siguro, Aljun, nang sa ganun, kahit papano, matapos mo na yung
elementary. Bueno, iyan alam mo lang masasabi ko sa'yo, Aljon, at naway kahit paano napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa Dimpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service!